Kamustahan po tayo? Ano po ba yung pinagkakaabalahan niyo lately, sir, bukod sa pagpapromote ng bagong single? Pinagkakaabalahan ko lately is marami akong mga clients na nagpapaayos ng bubong, lalo na either sobrang mainit or ano naman na pag-ulan, pinapasok. Ay, tama-tama pala yung bubong namin tumutulong. Ito na pala yung charat sign na. Ito na yung sign, ate. Ito na yung sign talaga. Uh-oh. Ayun na nga. Ito na nga po, Sir Denin. Pero bago po kayo nag-music industry, sino ba si Denin C? Isa lang akong palabo eh. Joke lang. Ano lang, simple. Ano lang. Kaya pala sabi ko familiar, parang ito yung humingi sa akin nung Kay, o nga pala, naalala ko, nagbigay kayo sa akin ng tinapay. Grabe! Diba? Akalaan nyo mag-meet kayo dito sa Showtime Online. Iba. Ano kasi ako eh, nagkumuha ako ng architecture, pero nung high school pa lang, nung mga lumabas yung mga kanta ng teeth, mga intro voice, yun, na parang gusto ko na maging musician. Ang galing ano, pero saan ba nang galing yung interest mo at hilig pagdating sa pagkanta? Paano nahugot from art, pagiging architect, diba? Saan nang galing yun? Siguro yung naging architect kasi ako by tingin ko medyo accident lang, kasi nung high school ako hindi ako nagseryoso masyado sa chemistry tsaka accounting na subject. So nung college na malapit na magpasukan, wala na akong mapasukan. Pumasok ako sa Mapua, tapos nakita ko yung course outline, uy, walang chemistry, walang accounting. So ito na yun. So, ayun lang yung sign na kailangan niya. Pero Sir Denin, sino naman po yung mga musical influences niya? Nahilig ako sa music, yung teeth, yung mga kumanta ng mga laklak, prinsesa, tapos intro voice dyan, Time to Heaven, Kailanman. So yun na naging ako. Tapos, ano na rin, Lainey, yung mga bago. Wow! Lumelainey! Grabe. So, parang mixture of modern and classic talaga. So, paano niyo po ba madedescribe yung music niyo at that note, Sir Denny? Siguro yung music ko, more on, medyo ano pa rin eh. Na-feel ko pa rin na kahit nakikinig ako ng mga bago, meron pa rin siyang 90s rock na 90s OPM vibe dun sa mga kanta ko. Yung tunog man, tsaka yung tema. Kasi yung 90s kasi medyo iba yung iba yung feeling ng pagka-in love, di ba? Kaysa dun sa panahon ngayon. Tingin ko lang iba, pagka-iba. Mm-hmm. Ayan na nga po. Pero kwentuhan muna tayo about your latest single. Tungkol saan po ba yung Lana Compaque? Amazing din yung pagkakaspell ng Lana Compaque. Pero tungkol saan po ba ito at saan yung nahugot yung pagkakasulat po? Kasi yung Lana Compaque, nag-isip lang ako ng concept na siya, may pagka-martyr siya. Saka yun nga, na lahat kasi tayo, marami sa atin, merong point sa buhay natin na nagiging tanga tayo. So, maraming beses ata. Kaya yung chorus niya, palitaan mo ako pag wala na kayo. Tumuko ng utak ko, ngunit dumaban ng puso kong tanga. Dapat wala na akong pake, tanga na kong tanga. Yun yung niya. Oh, yun yung grabe. Bakit naman po nang gaganyan kayo? Personal na atake. Masyado niyo naman sinasabi. Masyado niyo naman dinidikdik sa pamukha namin. Walang sakitan, ha? Walang sakitan. Kwentuhan lang. Sabadong Sabado ngayon, eh. Oo, pero ito, syempre gusto natin malaman, ano nga ba ang kaibahan nang Lana Compaque, ha? Sa ibang kanta mo. Tulad ng Talaga Ba? Ayan, sabi mo, usap lang. Kakaiba yung mga title ng mga songs, ano? Anong kaibahan? Yung Lana Compaque kasi parang ginawa ko siyang parang salitang kanto lang. Diba? Kung paano mo siya sinasabi,
ganun lang siya in-spell. Tapos, ano siya kasi, yung comment ng ibang tao sa akin, yung mga kanta ko raw, parang okay raw patugtugin sa mga beer house. Ay, yun lang yung... Bakit beer house? Kasi yung bagsak niya, parang naalala nila yung mga bagsakan ng mga kanta nila, Bon Jovi, diba? Nila Brian Adams. Ganun. Yun lang yun. Yun lang naman yun. Saka yung rock. Ito, Sir Daniel, itong sabi mo, usap lang. Pwede bang kwentuhan mo kami ng kahit konti lang? Ito parang gusto ko itong kanta na ito eh. Sabi mo, usap lang. Naku, oh. Parang relate ah. Ito, eh, relate maraming siya. Maraming nag-judge dun sa kanta na yan eh. Pero, gumawa ako ng kwento para to justify the story of the song. Yung sabi mo, usap lang kasi it's about a rebound relationship. Parang naging marupok. Tapos siya yung naging rebound guy. Tapos yung... tapos si ating marupok, eh, kakausapin daw si ex para sa closure. So, nagkabalikan sila. Okay. Ah, ganun pala yun. Grabe naman to. Sabi mo, usap lang. Tapos balikan na pala. Bakit naman ganun? Closure lang daw, pero ang nangyari na close deal ulit. Ah, close deal. Bakit may close deal? Nakakaloka naman ng mga songs talaga ng kay Denny. Yes, kaya naman. Ito po yung oras para i-promote ang Lana Kumpakes. Ang digital platforms po ba namin to? Maririnig, Sir Denny. Go, go, go. Salamat, Anna and Ms. Janine. I like to promote my 8-track album with the latest single and music video of the song Lana Kumpakes. Available siya sa Spotify and all media platforms. Mapapanood nyo rin yung official music video niya sa youtube.com/denimc. Don't forget to subscribe and ring the notification bell. And yun, sana i-like and follow nyo. facebook.com/denimcofficial. Yun, maraming salamat sa inyo, guys. Yay! Baka may mga shoutouts kayo gustong pasalamatan. I-greet. Go, go, go. Yun. Like to thank lahat ng mga sumusuporta sa Showtime online and my family, yung dalawang anak ko, parents ko, kapatid ko, Sir Bongski, Sir Al Henson, mga kabanda ko, si RB Banjola, Paolo Vivas, saka si Ryan Baron, and yung director ko, Kaiser Perez, director ng mga music videos. Yay! Yeah.